Narito ang ikadalawampung kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang makarating sila sa bahay ni na Sebastian, dumiretso siya sa kwarto niya sa bahay nila. Nilagpasan niya ang kwarto ni Samuel. Lahat ng sulok ng bahay nila ay nagpapaalala kay Samuel. Hindi rin siya dalawin ng antok. Maigi na lamang at wala siyang pasok kinabukasan. Kaya lumabas siya. Kahit madilim ay aninag niya ang loob ng bahay nila na nanggagaling sa ilaw mula sa labas. Naglakad siya mula sa lanay nila hanggang sa likod kung saan may nakatayong treehouse doon. Napaupo siya sa isang bangko at tinitigan ito. Naalala niyang madalas silang naglalaro noon. Yun ay noong panahong hindi pa masyadong masungit si Sebastian sa kanila. Pagbabalik tanaw sa nakaraan. Gusto ko ring magkaroon ng ganito kaso ayaw ni Mami. Kaya bumili na lang siya ng tent. Sabi kong nakasimangot kina Kuya Sebastian at Samuel. Gusto mo igawa kita? Hindi na kuya, kasi bumili na si Mami ng camping tent. Nasa kwarto ko, gising wika ni Addison. Yes, wag na Addison. I overheard Mami saying na it's not good for you daw kasi baka pag sick ka na, hindi ka makakababa. Sabat na wika ni Samuel. Siyempre magpapagawa tayo kay Daddy ng hindi mataas na treehouse, yung makakaakyat at baba siya. Irap ni Sebastian sa kapatid. Wag na kuya, Samuel is right. Sabi niya na lang para hindi na mag-away ang dalawang ito. Tsaka nakakatakot si Kuya Sebastian pagalit. Ewan ko sa inyo. Iritang wika ni Sebastian. Gusto ko ng not so big house paglaki ko. Ayaw ko ng katulad ng bahay namin. Masyadong malaki. Tapos I want color white. Tapos yung fence ay parang popsicle lang style. Kasi ganun yung nakikita kong house na napapanood ko sa movie. Ang ganda. Din may swing siya sa harapan at may tree house. Din gusto ko ng puppies. Pero hypoallergenic na puppies. Sabi kong nakakuha naman ang atensyon ng dalawa at nahinto sa pagbabangayan. Gusto ko rin yun. Tapos palagyan natin ng swimming pool sa likod. Ani ni Samuel na natatawa ako dahil dinudugtungan niya ang dream house ko. Dream house ko yun, Samuel. Mag-isip ka ng iyo. Natatawa kong sabi. What's the difference? Gusto ko rin katulad ng sayo eh. Sagot naman itong nakangisi sa kanya. Then I like the idea of having puppies too. Hypoallergenic puppies. Dugtong pa uli nito. How about you, kuya? Baling nito dito. Nang nakita kong nagsusulat lang ito sa drawing pad niya. Hamwala, ewan ko sa'yo, Samuel. Lagi ka nalang nanggagaya kay Addison. Napangiti ako ng maalala yon. Nagtanggal ako ng tsinelas at sinubukang akyatin yon. Wala pa akong ilang hakbang ay may tumikim na sa likuran ko kaya napahinto akong lumingon. What do you think you're doing? Tanong nito sa likuran niya. Nothing. Gusto ko lang makita ulit ang loob ng treehouse. It's been ages nang huli ko itong napuntahan. Magmula noong pinagbawalan mo kaming umakyat uli diyan. Sabi niyang pumagpag ng kamay niya sa damit. Hindi siya natuloy sa pag-akyat. You're still not allowed there. Why don't you go back to sleep? Marami tayong aayusin bukas. Tsaka bukas na rin ang dating ni Mami. Ani nitong seryosong seryoso. Alam niya ang tinutukoy nito, ang wedding preparation nila. At tulad ng dati, wala siyang magawa kundi sumunod. Ayaw niya makipagtalo dito. Pag-akyat sa kwarto niya ay hindi pa rin siya makatulog. Namamahay siya. Halos 2 taon ang nakalipas noong huling natulog siya dito. Magmula noong nawala si Samuel or bago mawala si Samuel. Alam niyang lagpas hating gabi na. Masyadong tahimik. Kahit sa labas ng subdivision ay napakatahimik rin. Bumangon siyang muli at bababa sana at kukuha ng maiinom. Nanlalagpasan niya sana ang kwarto ni Samuel. Pumasok siya dito. Ramdam niya ang familiar na feelings, ang memories ni Samuel, ang kanyang mga sleepover noon dito, ang movie marathon nila, video games,
Amok bang iting nila sa kwarto nito. Amoy samwel pa din. Humiga siya at pinakaramdaman niya. Naroon pa rin ang munting presensya nito. Ang lambot ng unan at amoy ng comforter nito. Amoy samwel pa rin. Di niya namalaya na parang hinihila na ang mga mata niya sa antok. Para siyang naalimpungatan sa ingay sa labas. Pagdilat niya, naalala niyang nasa kwarto siya na Samuel. Di niya alam kung anong oras na. Buti naman at gising ka na. Seryosong sabi nitong nakahalukip-kip at nakasandal sa bukana ng pinto. Nagulat siya at napaupo. Kanina ka pa dyan? Tanong ni Addison. Make yourself ready. Naandyan na si na mami. Kanina ka pa iniintay. Sabi na lang nitong umalis. Agad siyang bumalik sa kwarto niya upang maligo at magbihis. Pagbaba niya ay nadatnan nga niya si Tita Ana sa hapagkainan. Addison, sabi nitong humalik sa pisngi niya. Sorry po tita, nahuli ako ng gising. It's okay, nasabi ni Sebastian na late ka na daw nakatulog. Ngiti na sabi ni Tita Ana. Umupo siya sa tabi nito. Kung normal na araw ito, ay si Samuel ang katabi niya ngayon. I guess things will change from now on, and I don't have any choice but to embrace the change. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kasal, pero madalas hinahayaan niya lamang si Tita Ana ang mag-decide. Kung noon ay hands-on siya sa kasal nila na Samuel, ngayon naman ay nagpapatianod lamang siya. What about your plans after the wedding? Tanong ni Tito Samson na siyang ikinasamid ni Addison. Hindi niya pala naiisip iyon. We'll stay in my place, sabi ni Sebastian. Sebastian, hindi ba tayo pwede sa bahay ko? Bulong niya dito. Ngunit alam niyang naririnig siya ni Tita Ana. No, we'll stay in my place and that's final. No more arguments. Sabi lang nitong tumipang muli sa telepono. Bumuntong hininga na lamang siya at natahimik. When are you going back to the US, ma'am? Baling nito sa ina na siyang ikinagulat niya. Ang akala niya ay didito na silang muli. Right after your wedding, may mga inaasikaso kami doon, sagot ni Tito Samson. Ibig sabihin, maiiwan talaga siya dito, tanong ni Addison sa sarili. Your wedding is almost planned. Do you have something for your honeymoon? Do you want me to plan of it for you, Sebastian? Baling ni Tita Ana sa anak. Feeling niya ay may mainit sa mukha niya at para siyang pinagpapawisan ng malamig. Di niya pa naisip ang mga ito. Ang buhay may asawa, masyado siyang nakafocus sa agarang operasyon ni Yaya Lusing. No need ma'am, I have something already for us. Baliwalang sagot nito at saglit na nagpaalam dahil may kailangan tawagan sa telepono. Tumabi si Tita Ana sa kanya. This is for the best, Addison anak. Mas kilala mo si Sebastian kaysa sa kung sino ang aalukin mo ng kasal. I'm sure Samuel will agree this too. Sabi nito na siyang ikinatango niya na lamang. Wala naman akong choice, di ba? Tanong ng isipan niya. Halos lahat ay naayos na. Hinayaan niya lamang si Tita Ana sa food tasting at sa ibang kailangan. May prenup photos rin sila na kahit ayaw niya sana ay wala naman siya nagawa. Halos magkailangan sila na ma-shoot ang video at prenup photos. Ngunit maayos namang nagawa iyon. Sa sandaling panahon ay naayos agad ang mga kailangan sa kasal nila. Tinitigan niya ang Martin Wilson na piyal. Soon magiging Mrs. Wilson na siya tulad ng gusto niya noon. Malinggrom nga lang ang papakasalan niya. Piling-pili lang ang inibitahang mga bisita, mga close family and friends sa party ni Sebastian at sa kanya ay tanging si Ann lamang. Dahil hindi rin makakadalo si Yaya Lusing dahil naghahanda para sa operasyon niya. Naandito siya ngayon sa isang kwarto habang inaayusan. Ma'am, ang ganda ninyo po. Kahit kaunting make-up lang yata ang ilagay, ay lumalabas na rin ang ganda ninyo. Sabi ng bading na make-up artist niya, kaya ngumiti lamang siya ng tipid dito. Naandito na to, kailangan ko ng panindigan. Wika niya sa kanyang isipan. Kaya lang ma'am, sa lahat po ng inayusan ko ng kasal, kayo po ang pinakamalungkot. Smile po kayo. Para lalo kayong gumanda, dagdag pa nito. Hindi siya sumagot at ngumiti na lang muli. Last minute wedding jitters po ang tawag dyan. Siguro po kinakabahan kayo sa special night ninyo. Bulong nitong humahagik-hik. Namula siya
at biglang kinabahan nga. Ni hindi pa niya naisip iyon at hindi pa din niya natatanong si Sebastian tungkol sa bagay na iyon. Siguro naman ay hindi siya pupursahin ito kung ayaw niya. Ngunit alam niya ang parte iyon sa pagpapakasal niya dito. Lalo siyang nalungkot kung sana ay nandito si Samuel. Kung sana si Samuel ang naghihintay na groom niya. Bago siya pumunta sa hotel ay dumaan muna siya sa kanyang mami at kay Samuel. Ang lungkot at ang sakit sa dibdib. Naalala niya ang mga plano nila sa kasal nila na Samuel noon. Hanggang sa honeymoon. Sana lang ay tama at hindi niya pagsisihan itong gagawin niya ngayon. Addison, napalingon siya sa pinto at nakita niyang ang ngiti-ngiti na si Anne. Oh, pinabibigay ng asawa mo. Ito daw ang suotin mo. Abot nito sa isang nakabox. Hikaw at kwintas, regalo daw niya. Sa brand pa lang nito ay mamahalin ito. Tulad ng nasa daliri at palapulsuhan niya ngayon. Samantalang siya ay wala pang nabibiling regalo dito. Ginamit niya ang hikaw at tinulungan siya ni Anne na magkabit. Ganun din ang kwintas. Ngunit hindi niya hinubad ang kwintas na bigay ng mami niya at nakasilid din doon ang wedding ring niya dapat sa kasal nila ni Samuel. Di naman niya siguro mapapansin iyon. Wika niya sa kanyang isipan. Off-shoulder ang gown niya. Old rose ang motif na kakulay ng suot ni Anne na nag-iisang bridesmaid. Ipinusod din ng hairstyle ang buhok niya para mas maganda daw ang epekto sa gown niya. Oh, nakasimangot ka pa rin? Puna ni Anne. Wala, I don't know Anne, if this is the right things to do. Buntong hininga niyang wika. If you gonna ask me about your situation, this is the best solution. You know him all your life, and ganun din siya sa'yo. Siguro naman, he will not hurt you. Sabi nito pero pinutol niya agad. He did it once before, sa pagkaalala niya sa mga nangyari noon. Hindi ito nagsalita at lumuhod sa harapan niya. You have to do this. Siya lang ang makakatulong sa'yo. You know how your tito works. I know. Wala naman akong choice. Wala talaga. Sabi niya habang humahawak sa nakakabit na kwintas niya. Addison, sabi nitong yumakap sa kanya. Marahil ramdam nito ang lungkot niya. Isang desisyon na panghabang buhay. Naputol ang pag-uusap nila na nagtawag na ang wedding coordinator kaya lumabas na rin si Anne pagkatapos. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa salamin bago bumaba papuntang simbahan. Malapit lang ang hotel sa simbahan. Lihim niyang pinapanalangin na matraffic sila at madali ng kaunti. Napapikit siya at naisip niyang kailangan niyang talagang yakapin ang bagong buhay na naghihintay sa kanya. Inisip niya lang na ito na ang paraan para hindi mawala si Yaya Lusing sa kanya. Ganun din ang nag-iisang alaala ng kanyang mga magulang, ang kumpanyang pinaghirapan ng mga ito. Medyo makulimlim at mahangin ang bahagya sa labas. Hindi niya alam kung nakikisimpatsya ito sa bigat ng loob niya papunta sa simbahan. Paghinto pa lang ng sasakyan ay salubong agad si Natita Ana sa labas. Ang ganda mo anak, sabi nitong nangingilid ang luha. Makinig ka, nandito lang kami para sa inyo. Di man si Samuel ang naghihintay sa iyo sa altar. Alam at ramdam kong maaalagaan ka ni Sebastian. I don't want to sound biased with Samuel, pero Sebastian cares for you too. Sabi ni Tita Ana na siyang ikinatango ni Addison. I know, he will love and respect you. Sabi pa nitong yumakap kaya, napayakap na rin siya. Pagsimula pa lang ng entourage, ay para siyang napako sa sahig na ayaw kumilos ng mga paa niya. Inalalayan pa siya ng wedding coordinator kaya napaabante siya pagbukas ng pinto. Hirap siyang humakbang. May kaba at kirot sa puso ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ganito ba talaga ka-emosyonal ang mga ikinakasal? Tanong niya sa sarili. Parang ang tagal ng oras na umiikot at nabibingi sa paligid. Kahit naririnig ko ang kumakanta, napapalingon ako sa paligid. Kunting-kunting halang ang bisita. Tanging mukha ni Anne ang umingiti ang nakikita ko sa kaliwa ko at nang mapatingin ako sa kanang dulo ay naandun si Sebastian. Seryoso lang itong nakatitig sa akin. Hindi ako makahakbang. Rinig ko rin ang kumakanta sa harapan. Umalalay muli ang wedding coordinator.
Huminga ako ng malalim at sumunod sa instruction nito. Pakiramdam ko ang layo ng lalakarin kong papuntang altar. Nakatingin ako sa tao sa harapan ko, ngunit wala akong mabasa sa ekspresyon nitong nakatitig lang din siya. Pumikit ako ng bahagya at dinama ang kanta. Pagdilat ko ay napansin kong papalapit na sa akin si Sebastian. Lagpas kalahati pa lang ako sa aisles. Namula ako sa hiya. Ang iba ay napangiti pang kumukuha ng video sa litrato sa ginagawa nito. Kinuha nito ang kamay ko at iniangkla sa braso niya, kaya napadali ng kaunti ang lakad ko papunta sa harapan. Kahit ang pari sa harapan at wedding singer ay nangingiti rin at napapailing. "What are you doing?" Pabulong kong naiirita rito. "Ang bagal mo," sabi lang nito. Hindi pa man din kami nag-uumpisang ikinakasal ay nag-aaway na kami. Napailing na lamang ako at nang lampasan ko si Anne ay ngingiti-ngiti lamang itong humahagik-hik na para bang kinikilig. "Sebastian," bulong ko dito, ngunit binaliwala lamang ako at iginaya sa upuan na para sa amin. Pakiramdam ko ay nagiinit ang mukha ko sa sobrang hiya. Alam kong malamang kahit sa mga litrato ay puro gulantang ang mukha ko doon. Nag-umpisa na ang pare at ang mga seremonyas. Panay sulyap nitong katabi ko sa akin. Anong akala nito? Tatakasan ko pa ba siya na nasa gitna na kami ng kasal? Pinatayo kami. "Say your vows," utos lang ng pare. Nagulat ako dahil wala akong naihanda na vows. Ni hindi ko nag-isip na may mga ganun pa. "Addison," malumanay na sabi ng pare. "Ha? Sorry father, wala po akong naihandang vows," alanganing sabi niya. "It's okay, I don't mind," sabi nitong nasa harapan kong halatang galit. Kinuha ang mga kamay ko. "Addison, I promise to love you in good times and bad. When life seems easy and when it seems hard. When our love is simple and when it is an effort. I promise to cherish you and to always hold you in highest regards. These things I give you today and all the days of our life. Whatever lies ahead, good or bad, we will face together. I'll give you my promise that from this day forward, I will give you all my love and you shall not walk alone. I have no greater gift to give as my love is your anchor and your trust is my strength. May my heart be your shelter and my arms be your home." Natulala ako sa sinabi nito. Humawak itong muli sa kamay ko at pinaalis ang mikropono sa kanya at bumulong sa akin ng mahina na ang tanging nakakarinig lang ata sa kanya ay ang pare sa harapan namin. "I may not be the husband you like, but I try my best to surpass him. I'll be your security blanket too. I keep you safe. I promise you fidelity. I respect and care for you all my life." Mahinang-mahinang sabi nitong nakatitig lamang. Sandali kaming napatigil at nabalik sa ulirat nang tumikim ang pare sa harapan at nagpakuha ng singsing. "Sebastian, do you take Addison to be your wife? Do you promise to be true here in good times and bad times, in sickness and in health, to love her and honor her all the days of your life?" Tanong ng pare. "I do," mabilis na sagot nito at saka bumaling sa akin. "Addison, do you take Sebastian to be your husband? Do you promise to be true, her good times and bad, in sickness and in health, to love her and honor her all the days of your life?" Napatingin ako dito at sandaling napatingin kina Tita Ana na umiiyak na sa gilid. Marahil sa tuwa, ganun din si Ann na nagpupunas din. "Addison," tanong muli ng pare. "Kailangan ko nang gawin ito at tanggapin. Marahil ito talaga ang itinakda para sa akin." Isang beses pa uling tinanong ng pare sa akin ang tanong. "I do," sagot ko, na siyang ikinangiti ng nasa harapan ko at ang mga tao. Inabot sa amin ang singsing at may mga sinabi na kailanganin naming sundan habang nagsisilid ng singsing sa bawat daliri namin. "May the blessings of life, the joy of love, the peace of truth, and the wisdom and strength whisper to be your constant companion now and always. As husband and wife,
iminaukis the bride. Sabi ng pare, kabadong kabado ako at medyo nahihiya rin ang mga taong saksi sa amin. Lumapit si Sebastian at tinanggal ang belo ko. Di ko alam ang pakiramdam. Lumapit pa siya ng mas malapit at yumuko, saka sumakop sa labi ko. Napapikit na lamang ako. Ramdam ko ang pagsakop nito at bahagyang paglapat ng madiin ang labi nito sa akin, kaya humawak ako sa braso niya. Sebastian, sabi ko kaya, napatigil ito. Rinig ko ang palakpakan ng mga tao at kuha ng litrato sa amin. At nang sumisigaw sila ng isa pang kiss sa amin ay humapit ito sa baywang ko at humalik muli. Halos matumba ako. Bigla itong napatigil at napatingin sa suot kong kwintas. Naningkit at kumunot ang noo nito. Nakita ang gamit kong kwintas. Kinakabahan ako. Bigay ni mami ito. Please Sebastian, ayokong hubarin ito. Sabi kong bulong dito na iginiya ako sa gilid. I don't mind that, Addison. Pero ano yung nakasilid yan sa kwintas mo? Sabi nitong tinatanggal ang kwintas ko at kinuha ang singsing ni Samuel at saka uli ikinabit ang kwintas na bigay ni mami. Napaiyak ako. Fix yourself. Kailangan na nating tapusin to. Sabi nitong naunang lumabas.